Patuloy pong humihingi ng panalangin ang pamilya at mga kaibigan ni Eddie Garcia na nasa critical ngayong kondisyon. Iniimbestigahan na ng GMA Network ang nangyari sa aktor. May report si Nelson Canlas. Naka-confine pa rin ngayon sa Makati Medical Center ang veteran actor na si Eddie Garcia. Kagabi, bumisita sa ospital ang ilang mga kaibigan at kasamaan sa industriya ni Garcia na sina Philip Salvador at Robin Padilla. Dumalaw rin si Senator-elect Bongo na matalik na kaibigan raw ang stepsa ng aktor. Kausap raw nila ang pamilya nito at pinayagan silang makapasok sa ICU kung nasaan si Garcia. Ayon kay Go, isa raw si Garcia sa sumuporta sa kanya noong nakaraang eleksyon. Hindi nagbigay ng karagdagang detalye si Go tungkol sa kondisyon ni Garcia na humiling ng dasal para sa kanyang agarang paggaling. Pagdasal na lang po natin si Tito Eddie at sana po ay humaba pa ang kanyang buhay. Sa ngayon po, inaalagaan po siya dun sa ICU. I'm not authorized to speak in behalf of the family po. Umapela rin ang dasal sina Binoy at Ipe para sa paggaling ng nag-iisang Manoy ng Philippine Showbiz. Sa lahat po ng fans ni Eddie Garcia, ipagdasal po natin siya na makarecover po. Kasi po, dasal ang pinakamalakas na panlaban sa kahit anumang sakit. Maitutulong po natin ngayon sa oras na to, mga dasal, huwag na muna po tayong gumawa ng mga haka-haka. Sa pahayag na nakuha ng GMA News mula sa kaibigan ng pamilya na si Direk Bibet Orteza, sinabi raw ng family doctor ni Garcia na si Dr. Enrique Lagman na hindi heart attack o stroke ang dahilan ng pagkaka-ospital ni Garcia. Ayon kay Lagman, critical pa rin ang kondisyon ng aktor matapos magtamo ng cervical fracture o bali sa leeg. Mga doktor na unang tumingin sa kanya, based on a cursory physical examination, it also looked like a heart attack. However, this is around 2 o'clock daw in the afternoon sa ayon sa pamilya. Pagdating nung gabi, after all the tests had been done, pumasok na yung mga tests isa-isa, yung troponin test at mga ganyan, nakita na hindi nagka-heart attack. Ni-rule out yung heart attack, ni-rule out yung aneurysm, ni-rule out yung heat stroke. Apparently, the medical condition is caused by cervical fracture sa upper part ng vertebra sa part ng spine na C1 at C2. Naroon ang fracture. Sa isang pahayag, sinabi ng GMA Network na bahagi ng practice nito ang pagkakaroon ng medical personnel o ambulansya tuwing may gagawing malalaking action scenes sa taping. Iniimbestigahan na kung bakit walang medical team na naka-standby sa set noong June 8. Ikinalulungkot ng GMA ang nangyari kay Garcia at desidido ang pamunuan nito na alamin ang punot dulo ng insidente. Nauna nang sinabi ng Kapuso Network na iniimbestigahan na ang video kung saan makikita ang pagbagsak ni Garcia. Nire-review na rin ang iba pang video ng naturang insidente pati na ang mga kuha ng mga kamera ng GMA. Yan ay para malaman kung ano ang tunay na nangyari. Patuloy ring nananalangin ang GMA Network para sa mabilis na paggaling ni Garcia. Nagpahayag naman ng kalungkutan si GMA Network Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibet Razonable, sa nangyari kay Garcia. I don't know how I can put into words kung ano yung bigat at saka yung lungkot na aming nararamdaman sa pangyayaring ito kasi hindi naman kaila sa lahat ng tao na matagal na naging tahanan rin ni Tito Eddie ang GMA. Ang GMA ay fully committed to get to the bottom of this, kung ano yung buong pangyayari. Hindi kami bibitaw. Buong puso kaming makikipagtayo na makikipagtulungan sa pamilya sa abot ng ating makakaya para kay Tito Eddie. Nelson Canlas, GMA News.